Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa ating mga kababayan. Sabado na naman po, welcome sa ating programang Pinoy Legal Minds. Magandang umaga din sa ating pinakamamahal at buting pastor, Pastor Apollo Siki Buloy. Sir, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na maging bahagi ng programang ito. Ngayon po ay October 21, 2023 sa ating palatuntunang magbibigay sa atin ng kaalaman at magtuturo ng karapatan batay sa batas. Live tayong mapapanood sa ating himpilan via SMNI News Channel nationwide at tayo ay napapakinggan sa lahat ng Sunshine Radio Station sa buong Pilipinas maging sa ating mga social media streams sa SMNI News, DZAR 1026, Pinoy Legal Minds page sa Facebook, YouTube at Rumble. Sa ngalan ng ating kapartner MJ Mondejar, ako po ang makakasama ninyo ngayong araw na ito, si kapartner Carlo De La Peña. At syempre, sa ating kasama ngayon sa serbisyo publiko, as always, ladies first, Miss Lala, magandang umaga. Hi, good morning Kuya Carlo, good morning Kuya Mark, and of course, good morning po sa inyong lahat, and of course, kay Pastor Apollo Siki Buloy, and thank you for having me here. I'm Lala Vinzon. Good morning sa lahat ng mga kasamahan po natin dito, si Carlo at saka si Lala, and of course, sa ating lahat ng mga followers sa social media, in fact, sa TV and sa radio. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino, and of course, yung ating pinakamamahal na pastor, si Pastor Apollo Siki Buloy. Ako, para po sa inyong mga katanungan, lalo na po sa ating episode sa araw na ito, napaka, parang na-excite ako sa episode na to kasi parang maraming magtatanong. Huwag kayong magatubiling tumawag, yes, o mag-text sa ating mga hotline na naka-flash sa ating mga screen at makausap kami via sa ating social media live streaming. So, Miss Lala, ano ba ang paksa na ating pag-uusapan? No, before muna niya, kamusta po ang inyong linggo? I'm so happy, very busy then. And of course, sa ginagawa natin bilang isang abogado and bilang isang negosyante, may mga ginagawa tayong mga bagay na purely for public service as a lawyer. So, alam niyo na yan, yung mga issues ngayon sa show business, isa tayo sa abogado doon na tumutulong sa yung advocacy about the social media. So, I'm very proud to say na dami tayong ginagawa, and this is not for myself or for the organization, but this is for sa lahat po, for God, for country, and sa lahat po ng mga Pilipino. Yan. Yes. For nation building. Yes, kaya po, Miss Lala, kamusta? Okay naman po ako, Kuya Carlo. Talagang obvious naman, wala pa akong tulog nung maalas. Galing pa akong Pampanga ngayon, pero syempre, gagawin ng lahat para makapasaya ng mga tao, di ba? Pero, ayun nga, kagaya nga ng sabi ni Kuya Mark kanina, sobrang daming kaso ngayon sa showbiz. Dahil, syempre, marami kang mababanggang tao para sa hustisya naman. Kung maayos naman ang ginagawa mo, di ba? Kaya yun. Tapos, yung topic kasi natin, medyo related yung sa kasong, ano nga yun, kasong yun. Yung mga pangungutang. Ito yung medyo ano, kung marami tayong kaso sa showbiz, mas maraming kaso sa estafa. Ayun, very familiar ako dyan dahil ano, marami akong kakilala na may issue sa ganyan. Oh, yes, tama, tama. Ngayon, Kuya Mark, paano po ba nakukumit ang estafa? So, yung estafa, daming related yan. Kasi ang first question dyan, may nakukulong ba sa utang? May nakukulong ba sa pagsisinungaling? Mga ganun mga issue dyan eh. Kasi under our constitution, walang makukulong sa utang. So, good news yan sa mga palautang. Kasi walang nakukulong sa utang. Makukulong ka lang sa estafa, makukulong ka lang kung mag-issue ka ng cheque, then yung cheque na yan, tumalbog. But pure utang lang, civil liability lang yan, walang nakukulong sa utang. But let's discuss about estafa. Ano ba yung estafa? Estafa kasi, first instance or incident, paano magawa ang estafa? There, yung tinatawag na abuse of confidence. Or inaabuso mo yung pagtitiwala ng tao sa'yo or unfaithfulness or pagtataksil. And second, yung tinatawag na deceit or false pretense. So nagsisinungaling ka, but hindi lang pagsisinungaling. Kailangan, yung pagsisinungaling, kailangan it cause damage to the offended party. It means yung deceit or unfaithfulness, kailangan magawa yan prior or simultaneous to the damage. Hindi pwede yung pagsisinungaling after the damage. Kailangan, before the damage caused to the offended party, may ginagawa kang pagsisinungaling. And because of that pagsisinungaling, yun ang cause of the damage. So, ibig sabihin, hindi pwede ang pagsisinungaling after the damage. Kailangan, kung mag-file ka ng kaso estafa, kailangan i-establish mo na yung pagsisinungaling or pag
pagpapakita ng any misrepresentation, it must be done prior to the damage, not after the damage. So yun ang requirement. So kailangan mo nang lokohin bago maka-utang. Kailangan mo naman loko bago ang damyos, bago ang damage. Mm-hmm. Hindi pwede damage muna bago ang panuloko. May iba dyan na umutang, pagkatapos ang umutang, nagsisinungaling. Mm-hmm. Iba yan, hindi tama yan. For example, umutang ka. After utang, after mga isang taon, binalikan mo yung inutangan mo, pwede ba next year naman, tapos ito yung gagawin, may mga promises pa na mga interest, mga ganon. Gawin lang natin investment yung utang ko sa'yo. So hindi yan matatawag ni estapa. Kasi ang estapa, it must, the deceit or the false pretense or yung pagsisinungaling must be done simultaneous or prior to the damage, not after the damage. Yun. Yes. Okay. Ngayon, paano naman po magiging estafa kung ang property o ang isang pera ay ginamit sa ibang bagay? So, in that case, dalawang issue dyan, Lala. Ito yung tinatawag na, for example, yung isang offended party nagbibigay ng kwarta sa offender. Pagbibigay for a particular purpose. For example, ang purpose niya, bigyan ng si Juan, nagbibigay ng kwarta ni Pedro, ang purpose, bumili ng suka. Suka. Ano suka? Vinegar. Suka, vinegar. Pero ang ginawa ni Pedro, kasi lasingero, ang binili, tuba, hindi suka. Kasi, di ba? Ganun yan eh. So, pinagkatiwala ni Pedro, si Juan, na bumili ng suka, but ang binili, tuba, or mga sorbet, or ano, yung beer, or wine. So, anong liability? Sabi ng batas, depende sa sitwasyon. Kasi sabi ng batas, if there's delivery of money or property for a particular purpose, but iba ang paggamit ng purpose sa particular purpose na instruct ng tinatawag na offended party, depende yan sa anong possession or transfer ang nangyari. If it is a juridical possession, estapa. Pag physical possession, pagdanakaw o theft. So ano yung juridical possession? Ano yung tinatawag na physical possession? Ang juridical possession, for example, nagbigay ako ng kwarta ni Maria. Nagbigay ako ng 10,000 ni Maria, juridical possession. Ibig sabihin, pinagkatiwala ko ang kwarta sa kanya. Juridical possession. Paano naman pag ang perang 10,000 nasa mesa, umalis ako kasi nag-CR, pagbalik ko nawala kasi kinuha ni Maria, hindi yan juridical possession. Ang tawag doon, physical possession. Kasi walang tiwala, walang pagtitiwala sa pera, kinuha lang eh. Kinuha ang kwarta sa mesa. So hindi yan juridical possession, physical possession. Pag physical possession ang na-transfer sa isang offender, pagdanakaw yun. Pag juridical possession ang na-transfer, hindi pagdanakaw yun. Ang tawag doon, estafa. Okay. So iba ang magdanakaw sa estafador. Ah. Yun yan ha? Mm. So kailangan natin i-compare, sino ba ang magdanakaw? Sino ba ang estafador? Ang estafador depende kung paano nalipat ang kwarta sa kanya. Kung nakuha niya ang kwarta through physical possession, kasi wala namang consent, kinuha lang niyang kwarta, yes. Habang nag-CR yung may-ari, physical possession, pag nanakaw. Pero pag ang owner, binigay talaga ang kwarta sa kanya for a particular purpose, but na-misappropriate niya, binili niya ng iba. Sample, binigyan ko siya ng kwarta para pangbili ng gamot. Ang ginawa niya, bumili siya ng cellphone. Para sa sarili niya, na-misappropriate ang kwarta. In that case, hindi yan physical possession, juridical possession. In that case, ang kaso is estafa. Okay. So, attorney, kung magdedemanda ka ng estafa, ano ang dapat mong gawin or patunayan sa korte? Pag estafa ang pinag-usapan, Carlo, very simple lang yan. Kailangan may material damage. Ibig sabihin, may kwarta na involved. May perang involved. Wala estafa pag nag-usap lang tayo dito, tapos walang kwartang pinag-usapan. Sample, sige, nag-promise ako sa'yo, itong gagawin natin, tapos wala ka namang binayad sa akin. Tapos, can you file a case against me? No. Bakit? Wala namang material injury. Wala namang material damage. Kasi, walang kwartang involved. Don't forget, estafa, there must be material value or monetary value. Don't forget, ha? Pag estafa ang pinag-usapan natin, there must be monetary value.
hindi lang promises, hindi lang mga pangako, tapos ikaw naman nangako, tapos si Pedro nangako ni Juan. Si Juan nangako ni Pedro. Pangako lang. False hope or I don't, totoong hope pa yan. Basta nangako. Wala namang kwartang pinag-usapan. Hindi ka naman nagbayad sa kay Pedro. So, hindi mo pwede madimanda ng estafa because in estafa, very, the number one requirement, there must be monetary value. Pag walang monetary value, walang estafa. Okay. Speaking of false promises po, Kuya Mark, may ongoing case ngayon. Hindi pa naman nasasampa ang kaso, pero very wide yung issue na to about dun sa isa, dalawang celebrities. Yes. Si Yexel Sebastian at kanyang girlfriend, si Mikey. Na lumipad na daw sila ng Japan ngayon at meron silang mga pinangako sa mga investors. So, ang tawag doon, is it estafa? Yes. Is it a simple estafa or a large-scale estafa? Iba kasi ang estafa, dalawang klaseng estafa, Carlo, Lala, may tinatawag tayong simple estafa, may tinatawag tayong large-scale estafa. Yung ginagawa nung dalawang mag-showbiz na yan, o mag-shota na yan, o mag-girlfriend na yan, is it a regular estafa or a large-scale estafa? I believe it is a large-scale estafa. Bakit large-scale estafa? Large-scale estafa, if the crime of estafa is committed by a syndicate. Syndicate, ibig sabihin, more than 5 person involved. In this case, based on my investigation, hindi lang naman dalawa sila. May upline pa sila. May mga boss pa sila. Yes. So more than 5. Pag more than 5 ang pinag-uusapan, tapos may tinatawag na misappropriation of funds, na wala ang kwarta. Tapos ang kwarta na yan galing sa public kasi nangolekta sila ng solicitation, nangolekta sila ng kwarta para for investment daw. Parang mga pyramid scheme, mga ganun. That is a large-scale estafa. Pag large-scale estafa, non-bailable ang kaso. Okay. So, Kuya Mark, meron tayong natanggap na isang text message mula kay Benny B. Estafa ba ang ganito? Nagpa-cash out ka sa GCash at hindi mo nabayaran ng 10 hours. Nagpa-cash out. So, ibig sabihin na... Parang kumuha ng pera galing sa GCash. Hindi ka naman pwede mag-cash out kung wala kang cash in. Very basic yan. Cash in ka muna bago may cash out. O, ganoon yan. So, ibig sabihin, hindi gagana yung GCash mo kung hindi ka mag-cash in. Cash in muna bago cash out. Pero paano po kung ginagamit po yung like electronic or like yon yung GCash for ganong mga purposes yung panloloko? May mga ganoon, may magandang mangyayari kasi as long as may misappropriation of private funds, may tinatawag na abuse of confidence or pagtataksil, unfaithfulness, deceit, and there must be damage. Kailangan kasi in estafa, hindi lang false pretense, mga pangako, mga pinangako mo lahat ng bundok, lahat ng stars sa isang bagay. Hindi lang ganun ang estafa. Kailangan may damage. Kahit ganong pangako ang binibigay mo, wala namang epekto sa'yo yan kasi wala namang material damage on your part. Hindi estafa yan. For example, pinangakuan ka ng boyfriend mo na lahat ng stars ibibigay sa'yo, lahat ng bahay ibibigay sa'yo, lahat ng currency ibibigay sa'yo, pangako lang, lahat ng buwan ibibigay sa'yo, wala pala. Lahat ng puso, lahat ng pagmamahal ibibigay sa'yo, tapos hindi. Is it estafa? Hindi. Why? Wala namang material damage involved. Only emotional damage. Speaking of damage po, ano po ba ang nature of damage para matawag tong estafa? In estafa, nature of damage, sabi ko nga, this is example, sinasabi ko, pinangakuan ka lahat ng buwan, pinangakuan ka lahat ng puso, lahat ng pag-ibig, hindi yan estafa. Because in estafa, hindi emotional damage ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin dito, material damage. We say material damage, there must be monetary consideration. Bakit kailangan ng monetary consideration ng estafa? Kasi ang penalty ng estafa is based on the value of the na inestafa mo. Based on the value ng pinangako mo, tapos naging wala pala yun. So based sa value na nawala sa'yo,
parang nanakaw sa'yo o na loko ka ng value involved, yun ang basis ng penalty. Mm-hmm. That's why one of the requirement of STAFA, there must be monetary consideration. There must be monetary value. Hindi ito emotional value ang pinag-usapan dito. So hindi lang lahat ng pangako STAFA yan. Hindi! Hindi lahat ng pangako STAFA. Kailangan yung pangako na yan can be converted into cash. Monetary value ang pinag-usapan. Natatawa si Lala. With conviction. Ano? Kailangan talaga. Tama. So, paano po, attorney, kasi di ba monetary, may involved na monetary conviction. Paano po kung property naman po yung involved? Kasama. Kasama diba? Money, property, or services is considered STAFA. Money, property, or services, STAFA yan. But of course, it should be, there should be a monetary value. Hindi naman lahat ng monetary services may monetary involved, monetary value involved. Ma-money man yan, ma-property man yan, ma-services man yan, as long as there is monetary value, yun papasok ang STAFA. Pero kung wala namang monetary value, hindi STAFA yan. Kasi basic sa STAFA, there must be monetary value. Bakit? Kasi the penalty of STAFA is based on the value of the property involved. Mm. So, ang crime ng STAFA, attorney, is crime involving moral turpitude? Yes, it's a crime involving moral turpitude. Kasi this is a one case. I think this is a Supreme Court decision na isang abogado na demanda ng STAFA. So, na-convict siya. So, another, may issue about disbarment. So, ang issue dyan, is the crime of STAFA considered a crime against moral turpitude? Moral turpitude, yes, it is a crime against moral turpitude. Bakit? It is contrary to justice. It is contrary to honesty. It is contrary to good faith. Mm-hmm. Because sabi ko nga, in fact, in our ethics, rules on ethics sa mga abogado, lawyers are presumed ethical. Mm-hmm. Lawyers are presumed in good faith. Presume lang yan. But of course, may mga iba dyan na hindi. But sabi ko, there is a presumption. So, ibig sabihin, pag you are convicted of this crime, of STAFA, ibig sabihin, you're committing a crime involving moral turpitude. Bakit moral turpitude? Because it is contrary to justice, a good faith, and tinatawag na morals. Mm. Pero attorney, kunyari, nabalik naman na yung pera sa biktima, mawawala rin po ba yung crime, yung liability ng ang crime sa STAFA? Ang STAFA, iba yon sa utang. Ang utang kasi, kung may umutang sa'yo, pag binayaran mo na, quits na ang utang. Yun ang utang. But ang STAFA is not an utang. Hindi naman yan utang ang STAFA. Ang STAFA is a public crime. It's a public crime. That's why kung may kaso ng STAFA, People of the Philippines versus Juan de la Cruz. Bakit People of the Philippines? Because you're committing a crime against yung tinatawag na public offense. So it means, kahit nabayaran mo na, hindi automatic na ma-dismiss ang kaso. Lalo na pag ang kaso na sa court na, hindi automatic ma-dismiss. Of course, pwede pa rin, but hindi automatic. Bakit hindi automatic? Kailangan mo ng approval ng court na ma-dismiss ang kaso. Ma-dismiss ang kaso, hindi dahil nabayaran yung lahat ng mga liabilities, na-dismiss ang kaso on the ground of insufficiency of evidence. Yun lang yan. But there must be approval sa court. So, ibig sabihin, hindi dahil na nagbayad na, tapos na ang kaso. Hindi. Kailangan ng approval ng court because STAFA is a public crime. Okay. Oh.